Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Vanji na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol kay Simong Salungo na naninirahan sa karagatan kasama ang kanyang pamilya at iba pang hayop dagat. Ano kaya ang dahilan ng pagkalungkot niya? Sino kaya ang makakatulong sa kanya? Ito ay pinamagatang, Bakit Malungkot si Simong Salungo? Isinulat ito ni Jory Liday A. Azores ng Division of Quezon Province at iginuhit naman ni Jason K. Latade ng Division of San Pablo City. At binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ni Evangeline C. Cabrales ng Division of Cavite Province. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa karagatan naninirahan si Simong Salungo at ang kanyang pamilya. Ang berdeng lumot ang nagsisilbing pagkain ng pamilya ni Simon. Samantalang ang matitibay na bato naman ang nagsisilbi nilang tahanan. Ngunit sa kabila ng maayos nilang kalagayan, hindi masaya si Simong Salungo. Isang hapon, napansin ni Salome ang pagkalumbay ng nakababatang kapatid na si Simon habang nag-iisa ito sa tabi ng makakapal na guso o damong dagat. Ano ang iniisip mo, Simon? Usisa ni Salome. Napapansin ko po kasi, ate, na ayaw ng mga tao sa aking anyo. Maluhaluhang tugon ni Simon. Bakit naman sumagi iyan sa isip mo? Tanong ulit ni Salome. Noong isang araw po, sa malamig na bahagi ng dagat, nasilo ako ni Mang Islaw gamit ang kanyang lambat na may malalaking mata. Ngunit sa isang iglap ay ibinalik niya ako sa dagat. Mas pinili pa niya sina Esang Isda na makulay ang kaliskis, si Perlang Pugita na mahaba ang galamay at si Maryong Alimango na mapula ang tangkohong. Salaysay ni Simon. Kahapon, sa dalampasigan kung saan nagpupunta ang mga turista, nagbabaka sakali ako na makuna ng larawan. Ngunit, nabigo ako. Nanghihinang saad ni Simon. Sa halip, ang perpektong hugis ng isdang bituin na si Lumeng at ang makintab na balat ni Kikong Kabibe ang kanilang napansin. Dagdag pa nito. At nang makita ko ng mga turista, nagsilayo sila sa takot na matusok ng aking mahaba, matutulis at maiitim na tinik. Dahil sa labis na pagkahiya, napatago na lamang ako sa likod ng dalawang bato. Hinagpis ni Simon. Ano po ba ang dapat kong gawin para maging kaakit-akit sa paningin? Tanong niya. Simon, ito ang iyong tatandaan. Wala kang dapat gawin upang maging kaakit-akit sa paningin ng mga tao. Ang bawat isa sa atin ay espesyal na nilikha. Payo ni Salome.
Espesyal po ako, ate. Sa paano pong paraan? Hindi mo ba alam na ang ating mga tinik ang nagbibigay direksyon sa ating mga paa tungo sa gusto nating puntahan? Ang mga ito rin ang nagsisilbi nating proteksyon sa mga hayop sa dagat na mas malaki kaysa sa atin. Ang ating mga tinik ay may kakayahang maramdaman ang mga bagay na papalapit sa atin, kung kaya't mabilis din nating natutukoy kung may panganib. Paliwanag ni Salome. At kung hindi man kaaaliwan ng mga tao ang ating anyo, ang importante ay magampanan natin ang ating tungkulin sa kalikasan. Tayong mga salungo ang kumakain sa lumot na bumabalot at sumisira sa mga koral. Sa ganitong paraan, napananatili nating matibay ang tirahan ng kapwa nating hayop sa dagat. Dagdag pa ni Salome. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Simon. Simula noon ay hindi na nagtago pa si Simong Salungo sa likod ng mga bato. Hindi na rin siya nalumbay pa. Araw-araw na rin niyang kinukuskos ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga paa upang masigurong malinis ang kanyang mga tinik. Iniiwasan na rin niyang dumaan sa baku-bakong bahagi ng dagat para hindi masira ang bahagi niyang ipinagmamalaki sa lahat. Ito ay walang iba kundi ang mahahaba, matutulis at maiitim niyang tinik. At diyan nagtatapos ang kwentong Bakit Malungkot si Simong Salungo. Hanggang sa muli! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.